Ikalawang bahagi ng ating pagninilay patungkol sa pagpapatawad, sa pagmamahal, patungkol sa ating pamumuhay. Pagnilayan natin sa ikalawa pang pagkakataon na sinasabi natin pangkaraniwan na nangyayari sa buhay ng tao. Sa lahat ng pagkakataon, araw-araw, ang mga pagkakagalit, hindi pagkakasundo, hindi pagkakaunawaan sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapitbahay, kamag-anak man o hindi. Napakahirap magmahal kung ikaw ay nakakaranas ng mga kaapihan, ng mga pang-aabuso. Napakahirap maunawaan ang pagmamahal kung nakikita natin ang diskriminasyon sa bawat simbahan, sa ating pamahalaan, sa ating mga pinagtatrabahuan, kahit sa ating pamilya. Nagkakaroon ng pagkakaaway-away, pagkakagalit-galit dahil sa ating mga naranasan na hindi pantay na pagtrato. Sa lagi nating paghahangad na tayo ay maunawaan, na tayo maintindihan. Napakaraming nagkakasala dahil sa mga kinikimkim na sama ng loob at galit na nauuwi sa karahasan. May mga taong nagkakasala dahil kapwa niya rin ang nagtutulak para magkasala. Napakarami nating hinusgahan ng mga tao sa kanilang pagkakasala. Napakarami nating taong hinusgahan sa kanilang mga nagawang pagkakamali at hindi mabuti. Subalit, pinagninilayan ba natin sa ating sarili? Sino bang dahilan sa kanilang pagkakasala? Sino ba ang naging sanhi ng kanilang pagkakasala? Hindi ba tao din ang naging dahilan kung bakit nakagawa sila ng hindi mabuti? Sa hindi pagpapatawaran, hindi na matapos-tapos ang kaguluhan ng buhay sapagkat hindi magtatapos ang paghihiganti hanggang sa kaapu-apuhan. Sinabi ni San Pablo, dapat natin igiit at ipaglaban ang ating mga karapatan. Subalit kung ito'y kailangan nating ipagpaliban at ipagparaya para sa ikabubuti ng higit na nakakarami, mas mainam na gawin natin. Malimit nating naririnig, ganti lang, glintik lang ang walang ganti. Sa lumang tipan, narinig na natin mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nabuhay sa patalim, mamatay sa patalim. Subalit, mas binigyan linaw ito ni Jesus sa bagong tipan.
Basahin natin ang nasaad sa aklat ni San Mateo. Mateo 5:12. Basahin din natin ang karagdagang paliwanag sa Lucas 6:29. Pagmamahal sa kaaway. Bago natin talakayin at himayin, basahin muna natin ang sinasabi ni San Mateo patungkol sa nais ipahiwatig sa atin at ipaunawa ng ating Panginoong Hesukristo. Tignan natin ang Mateo 5:38. Narinig na ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masama ang masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, ibaling ang mukha at iharap ang kabilang pisngi. Kung may magdemanda sa iyo para kunin ang iyong sando, ibigay mo pati ang iyong kamisita. Kung may pumilit sa iyong sumama sa kanya ng 1 kilometro, 2 kilometro ang lakarin mong kasama niya. Bigyan ang nanghihingi at huwag talikuran ang may inihiram sa iyo. Narinig na ninyo na sinabi, mahalin mong iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Sa ganito kayo magiging mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti. At pinapapatak niya ang ulan sa kapwa makatarungan at di makatarungan. Kung mahal ninyo ang nagmamahal sa inyo, anong gantimpalang meron kayo? Di ba't ginagawa rin ito ng mga kolektor ng buwis? At kung ang mga kapatid ninyo lamang ang inyong binabati, ano ang naiiba rito? Di ba't ginagawa rin ito ng mga pagano? Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit. Kung may pumilit sa iyong mga magsasakang inaapi at pinagmamalupitan ng mga dayuhang hukbo ang kinakausap ni Jesus. Mga inaapi at mga pinagmamalupitan. Yung mga gumagawa nito ang kinakausap ni Jesus. At maging ang nakakaranas nito na mga pangaapi at mga pagmamalupit, parehong kinakausap ni Jesus. Walang imik na pagiging sunod-sunuran ang kinagawian nilang reaksyon. Ngunit, nagtatanim naman ng sama ng loob at naghihintay na makapagiganti. May mga taong napakadaling magpakita ng reaksyon sa kanilang nararanasan at nararamdaman. May mga taong agad pumapalag at agad nakakapag-isip ng paghihiganti. May mga tao naman na tila walang imik. Sinasabing ipagpasa Diyos na lamang ang mga ginagawa ng mga taong malulupit
at mga mapangapi. Subalit, talaga nga bang nagpapaubaya tayo? Talaga nga bang sinasabi nating ipinagpasa Diyos ko na ang lahat? Pero ang totoo, mga nagkikimkim tayo ng galit at samahan ng loob kahit paminsan tayo ay nagbabaliwala o nanahimik lamang. Pananagutan natin sa Diyos at kasalanan natin sa Diyos, kasalanan natin sa ating sarili. Ang ating pananahimik at pagwawalang kibo, subalit punong-puno naman ng pagkikimkim sa ating dibdib. Pagkikimkim ng sama ng loob at galit. Hanggang sa hahantong na naghihintay tayo ng pagkakataon para makapagiganti. Huwag ninyong labanan ng masama ang masama. Kung tayo lamang ang pinagmamalupitan o napipinsala, mas makabubuting magpatawad tayo at ipasa Diyos ang ating kapakanan sa halip na makipaglaban, sapagkat gaano man ito makatwiran o ayon sa batas, lalo lamang nating poproblemahin, lalo lamang natin alalahanin ang sarili nating kapakanan at karapatan. Iba ang tinuturo ng sanlibutan. Ipaglaban mo kung may karapatan. Ipaglaban mo ang iyong karapatan. Iba ang karunungan ng sanlibutan na itinuturo sa atin. Nakikita ng Diyos ang lahat at higit pa sa magagawa ng sarili nating katarungan ang kanyang gagawin. Ika nga, ipagkatiwala natin sa Diyos. Nasa Diyos ang paghihiganti. Uulitin natin, nakikita ng Diyos ang lahat nang nangyayari sa buhay ng tao. Nakikita ng Diyos ang mga kaapihan at mga kalupitan. At kung sa tingin natin wala tayong magagawa sa ating pagkaparaya, alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang ating karanasan, ang ating kasaysayan, ang ating mga pinagdaraanan. Higit pa sa magagawa ng sarili nating katarungan ang kanyang gagawin. Ngunit maraming pagkakataon na dapat nating tutulan. Maraming pagkakataon na dapat nating tutulan ang mga maniniil, ang mga malupit, ang mga mapagsamantala, ang mga ganid. Sapagkat ito lamang ang paraan para turuan sila at obligahing kumilos ng mas makatarungan at mas makatao. Kung lagi na lamang natin pagpapasensyahan ang pang-aabuso ng iba, kinukonsinti natin silang gawin ang gayon sa ating kapwa at nagiging kasabwa tayo sa kawalang katarungan sa lipunan. Gawin natin sa maayos na paraan. Gawin natin sa makataong paraan ang mga pagtutuwid. Tamang oras, panahon, lugar sa paraang may pagmamahal. Hindi lamang dahil tinutuwid natin ang iba para masabi nating tama tayo at mali sila. Sa pagtutuwid, hindi lamang maipakita natin na mabuti tayo at sila'y hindi.
kundi sa paraang may pagmamalasakit, may pagmamahal. Dahil ang lahat ng tao ay maaring magbago. Huwag ninyong labanan ng masama ang masama. Ibinibigay ni Jesus ang payong ito sa mga malakas ang loob na makakaunawang kung minsay sa pagbibigay ng higit sa hinihingi ng kalaban ay saka sila makapaghahatid ng pagbabago sa Kanya. Dahil narinig natin kapag hiningi sa iyong sando, ibigay mo ngayong kamiseta. Kapag sinampal ka sa pisngi, ibigay mo ang kabilang pisngi. Ngunit para naman sa mga taong nangingimi, timid, at mahina ang loob, pakikipagkapit-bisik ang unang hakbang na dapat nilang matutuhan tungo sa katarungan at kaligtasan. Kailangan nilang makipag-isa at makipag-organisa sa iba pang api upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa inspirasyon ng katarungan at pagmamahalan at hindi paghihiganti at pagkamuhi. Alam natin na pakikibaka ang unang itinuturo ng Biblia sa bayan ng Diyos at saka lamang ang pagkapatawad. Kaya nga ang tawag sa simbahan, the Pilgrimage Church, ang militanteng simbahan. Patuloy tayong nakikibaka, nakikilakbay sa mundong ito. Ibaling ang mukha at iharap ang kabilang pisngi. Sa nakagugulat na payong ito ni Jesus, binubuksan niya ang ating isipan para maintindihan ang karahasan at itinuturo sa atin ang lihim ng kawalang karahasan. Hindi lamang gawa ng iisa ang karahasan, tulad ng pagnanasa at kasakiman. Napupukaw sa atin ang karahasan sa pagkakita natin sa karahasan. Napupukaw ang ating kahalayan sa pagkakita natin sa maraming kahalayan. Pagnanasa at kasakiman ng iba. Maraming bagay tayong hindi pinagnasahan sa loob ng mga taon. Pero sa oras na pahalagahan ng iba ang mga ito at magkaroon sila ng halos ikamatay natin kung hindi rin tayo magkakaroon ng mga ito. Mga pagnanasa, okay ang magnasang gumawa ng kabutihan. Okay ang magnasang magbago at sumunod sa Diyos. Subalit sa pagkakasala, kadalas ay nagmumula sa pagnanasa hanggang mauwi sa inggit at karahasan. Pagnanasang magkameron ka ng meron ng iyong kapwa na tila ba ang buhay ay isang kompetisyon. Gayun din naman sa pagkakita nating kapakipakinabang na gumagamit ng dakas ang iba, gusto nating ganoon din ang gawin natin. Nainganyo tayo't nahikayat sa iba na tila parang kay dali ng buhay nila, parang kay dali nilang umasenso. Nagaganyak din tayo kahit ang nangyayari ng ito'y
sa maling paraan. Ngunit, hinding-hindi makakapagpababunga ng katarungan ang dahas sa dahas. Dahil, ang dahas sa dahas ay maaring wala ng katapusan hanggang ang walang kinalaman ng mga susunod na henerasyon, anak at kapwa-apuhan ay wala ng katapusang paghihiganti. Sapagkat sa pagtatagumpay sa maniniil, ang mga dating biktima ng paniniil ang siya namang nagiging mga bagong maniniil. Ang mga biktima noon ng mga pang-aapi, mga pangmamalupit, darating na ang mga bagong henerasyon, ang mga anak natin hanggang kapwa-apuhan, sila naman ang mga bagong malulupit, mapang-api, mapaniil at mapaghiganti. Walang katapusan. Nangungusap si Jesus hindi para sa mga naghahanap ng dagliang solusyon na lagi namang mapanlin lang, kundi para sa mga handang makibahagi sa mahaba at matrabahong pagtatayo ng kaharian. Ang mga taong ito ang makakatagpo ng iba pang mga paraan kaysa banal na digmaan na pinapangarap ng napakaraming revolusyonaryo. Tinuturuan ang mga pag-aaral ng judo na patumbahin ang kanilang kalaban sa mga judo karate. Pagtumba ng kalaban ang pangunahing itinuturo. Kapag itinutulak kanya, hilahin mo siya sa halip na itulak mo rin siya. Hindi pwedeng tulak sa tulak. Paraparaan at teknik. Itinulak kanya, hilahin mo siya. At kung gusto ka naman niyang hilahin, huwag mo siyang hilahin din, kundi itulak mo siya. Para siyang tumumba. Hinila ka, itulak mo. Siya ang matutumba. Tinulak ka, hilahin mo. Nang siya ang matutumba. Ganito rin ang sinasabi rito sa atin ni Jesus. May paraan ng pagbibigay ng doble sa hinihingi ng ating kalaban para lituhin ang lahat niyang pananggalang upang sa wakas ay makilala niyang nagkamali pala siya. Minsan lamang binabanggit ni Jesus ang maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong ama. At may kinalaman ito sa hindi pag-iiba sa mga kaibigan at mga kaaway. Mahal ng Diyos ang bawat isa at kailangan natin siyang tularan. Tingnan din ang karagdagang mga pagbasa sa Lucas 6:32. Para magawa ito, hindi lamang pusong puno ng pag-ibig ang ating kailangan, kundi ang kakayahang unawain ang iba. Sapagkat habang hinuhusgahan natin ang ating kapwa, naaapektuhan din ang pagmamahal natin sa kanila. Sa oras na malaman natin na may lugar pala sa daigdig na ito para sa bawat isa, at pinapatnubayan ng Diyos ang lahat para sa kapakanan ng lahat, nararating natin ang pamantayan ng Diyos at ganap tayong gaya ng Ama. Mahalin mong iyong kapwa, mababasa din natin sa Old Testament, sa Levitico 19:18. Kababayan o kapwa Hudyo, ang ibig sabihin ng kapwa, itinataguyod ng mga batas ng mga Hudyo ang pagkakabuklod ng bayang Israel, pero hindi nila naisip ang tungkol sa pagkakapatiran ng lahat. Kamuhian ang iyong kaaway
Basahin din natin ang karagdagang paliwanag sa Deuteronomio 7:2 hanggang 3. Ang katulad na anyo nito sa pagtukoy sa mga kaaway ng bansa at hindi mga personal na kaaway lamang. Sinasabihan silang huwag magtiwala sa kanila at mabuhay ng malayo sa kanila para huwag makibahagi sa kanilang mga pagkakamali. Mahalin ninyong inyong kaaway. Mababasa din natin sa Marcos 12:31, Lucas 10:27, Roma 13:9, Galatia 5:14, Roma 12:20, Lucas 23:34, Gawa 7:60, Roma 12:14, Unang Korinto 4:12 at sa Epeso 15:1. Hindi tayo magagantimpalaan ng Diyos habang sarili nating interes at pakikisama ng kapwang ating hinahanap. Sisimulan niyang makinig sa atin at magpakilala kung siya lamang ang gagawin nating saksi ng ating buhay. Ang mananampalataya ang nakakakita sa di nakikita at kontento na siyang malaman na nakikita siya at kilala ng Diyos. Nasa lahat ng dako ang Diyos pero wala siyang mga tainga para pakinggan ang ating mga dasal. Baliwala ang pagbubukas ng bibig hanggang hindi natin isinisantabi ang lahat para mapag-isa sa kanyang presensya. Bakit paulit-ulit at napakabilis nating dinarasal ang ating mga panalangin gayong ni hindi natin naiintindihan ang ating sinasabi? Mahalin natin ang Diyos ng buong buo, nang walang maraming katuwiran. Kilalanin natin ang Diyos sa ating patuloy na pag-aaral at pagninilay-nilay ng kanyang mga salita. Dahil kung kilalang kilala natin ang Diyos at totoong mahal natin siya, bibigyan niya tayo ng kaarunungan at pagkapangunawa at madali nating maunawaan ang buhay. Madali nating maunawaan ang mga pangyayari. Madali nating maunawaan ang mga sinasabi ng Panginoon. Maunawaan natin ang lahat maliban ipahintulot niyang maunawaan natin. Hingin natin ang biyaya ng pagkaunawa sa mga lihim na panukala.